partner! Eto na! Nagpaparamdam na! Ang ating Maywagang Burnay! Dalawang taon nang nagsasama ang mag-asawang Jackie at Cholo. Isang araw, habang nag-aalmusal, ay napag-usapan nila ang tungkol sa isang kaibigan na malapit na ang ikasal. Honey, tinatanong pala ni Melo kung pwede ka daw nilang kunin as official photographer sa kasal nila ni Reagan. Next month na yun, honey. Ano, okay ba sa'yo? Tanong ni Jackie. Han, sabihin mo, kumuha na lang muna sila ng iba. Medyo tight ang schedule ko dahil may ginagawa pa akong project. Naalala mo ba yung tungkol sa sinabi ko noon na gustong gusto kong magsulat ng novel? This is it, honey. I'm ready to do this. Handa na akong gumawa ng nobela. Kaya, focus muna sana ako sa pagsusulat. Sabi ni Cholo sa asawa. Pero honey, nakakahiya naman kila Melo. Umaasa yung tao na pagbibigyan natin yung request nila. Bilib na bilib kasi sila sa talent mo sa photography, kaya ikaw ang gusto nilang kunin. Muling hirit ni Jackie. Pero honey, matagal ko na rin naman pangarap na mapublish ng sarili kong libro. At alam mo naman, di ba, na ito yung first love ko, ang pagsusulat. Sa ngayon, wala pa namang pumapansin sa mga sinusulat kong blogs online. Pero dadating ang panahon na makikilala din ako bilang writer. Kaya honey, pakiusap. Magbigyan mo naman ako this time. Let's just turn them down. May iba pa namang mga photographers na pwede nilang i-hire eh. Ama naman si Cholo. Papalibre lang to, kaibigan eh. At nagsimulang magtaas ng boses si Jackie. Gaganan yan. Pero ikaw nga gusto nila! Sabi ni Jackie. At nagtaas na rin ang boses si Cholo. Eden! Pero busy nga ako. Ayoko nga! Sagot ni Cholo. Nang hindi mapapayag si Cholo, ay doon na ginamit ni Jackie ang kanyang special tactics sa asawa. Ano kaya yun? Ang pambubuli. Tested na ni Jackie ang strategy na ito kay Cholo. Sa pamamagitan ng pambubuli, ay sigurado siya na mapapa-oo din niya ang asawa. Sige honey, bibigyan kita ng 3 araw para magbago ng isip. Kaya pag-isipan mong maigi, kilala mo ko. Hindi ako basta-basta sumusuko. Ganon? Sabi ni Jackie. Teka, anong binabalak mo? Umiiral na naman yung pagkabuli mo ha. Anong gagawin mo sa akin? Sabi ni Cholo. Let's just see kung anong mangyayari. See you in hell, honey. Pabiro namang sabi ni Jackie. Nagsimula ng kabahan si Cholo. Alam na alam niya na may pagkamaldita ang kanyang asawa. At hindi ito basta-basta nagpapatalo sa mga argumento. Kinabukasan. Honey, anong ulam natin? Tanong ni Cholo. Hindi ako nakapagluto eh. Busy ako. May sardinas dyan, magbukas ka na lang. Sagot ni Jackie. Sardinas, honey? Hirit ni Cholo. Bakit? May reklamo? Kung gusto mo ng masarap na ulam, edi magluto ka. At mamalengke ka na din dahil hindi ako nag-grocery. Busy ako. Sabi ni Jackie. Ganon. Alam ni Cholo na parte na ito ng pambubuli ni Jackie. Nako, nagsisimula na siya. Buti na lang at may pera pa ako dito. Magpapadeliver na lang ako. Sabi ni Cholo sa sarili. Nang sumunod na araw, honey, nakita mo ba yung pitaka ko? Tanong ni Cholo. Bakit akong tatanungin mo, pitaka mo yan? Burara ka kasi sa gamit? Sagot ni Jackie. Pakihanap mo nga honey at papasok na ako, sabi ni Cholo. Ikaw maganap? Busy ako? Wala akong oras mag-ayos ngayon dito sa bahay. Paalis na din ako, pupunta akong parlor. Sagot ni Jackie. Pero honey,
Bago pa maituloy ni Cholo ang kanyang sasabihin, ay naibagsak na ni Jackie ang pinto at nakalabas na ito ng bahay. Mamadali, kulot na. Ay nako, nalintikan na. Paano ako magpapagas nito mamaya? Sabi ni Cholo. Tila hindi na nagugustuhan ni Cholo ang panggigipit sa kanya ng kanyang asawa. Naisip niya na kailangan na niyang gumante. Kailangan nang mahinto ang pambubuli ni Jackie. Kinabukasan. Honey, kailangan nating mag-usap. Bungad ni Cholo kay Jackie na nakahiga sa kama. Well, kung pumapayag ka na maging photographer ni Lamelo, sige, mag-usap tayo. Pero kung ibang topic ang gusto mong pag-usapan, inaantok na ako, matutulog na ako. Sagot ni Jackie habang nakatalikod sa asawa. Ganon, may pag-iinarteng ganon talaga, ha? Jackie, importante ang sasabihin ko, sabi ni Cholo. Ano ba yun? Pabalang na tanong ni Jackie. Gusto ko nang makipaghiwalay. Total, hindi naman tayo nagkakasundo eh. Mas maganda kung maghiwalay na lang tayo. Sabi ni Cholo. Hindi sumagot si Jackie na tila nakikiramdam. Uy, ninervyos din. Mag-a-ilabi na yan, kinabahan. May kipagbati na yan. Hindi sumagot si Jackie na tila nakikiramdam. At isa pang bagay, Jackie, tatapatin na kita. May nakilala kasi kong babae. Mabait, maganda, napakalambing. Sinabi niya sa akin na suportado niya yung mga pangarap ko. Hindi niya ako pinipilit na maging photographer. At ini-encourage pa niya ako na magsulat na magsulat. Dugtong ni Cholo. Tila nagpipigil ng galit si Jackie habang pinakikinggan ang mga sinasabi ni Cholo. Jackie, wala naman akong ililihim sa'yo eh. Kung gusto mong malaman kung sino ang babaeng tinutukoy ko, itong picture niya. Inabot ni Cholo kay Jackie ang litrato, subalit mag-asawang sampal ang isinukli sa kanya nito. Nanatili na walang imik si Jackie. Tila patuloy na nagpipigil ng galit. Ibinalik ni Cholo ang litrato sa bulsa ng kanyang polo at nahiga sa tabi ni Jackie. Umupo naman si Jackie sa gilid ng kama at nagsimulang lumuha. Yeah, kasi yeah. Sumunod ang ilang minuto na puno ng katahimikan sa pagitan ng mag-asawa. Nakatulog na si Cholo mula sa kanyang pagkakahiga. Nang mahimasmasan si Jackie, ay dahan-dahan itong lumapit sa asawa. Mahal naman kita eh. Sinusuportahan din kita. Bakit mo ko kailangan lukuhin? Bakit kailangan mong gawin sa akin to? Mahinahong sabi ni Jackie. Habang tulog si Cholo. Ilang sandali pa ay naisip ni Jackie na alamin kung sino ang babaeng ipinagpalit sa kanya ng kanyang asawa. Upang hindi magising, ay dahan-dahan niyang hinugot sa bulsa ni Cholo ang litrato. Nang makita ang larawan, ay biglang nagliwanag ang mukha ni Jackie. Unti-unting napalitan ng ngiti ang kanyang pagluha nang makuha niya mula sa bulsa ni Cholo ang sarili niyang picture. Yes! Ganda babae! Biglang bumangon si Cholo at niyakap ng mahigpit si Jackie. Honey naman, ikaw yung babae na tinutukoy ko. Ikaw yung magandang babae sa larawan na sumusuporta sa akin at nagmamahal. Ikaw ang nagsabi sa akin noon na sundin ko ang mga pangarap ko. Ikaw ang unang naniwala sa akin noon na kayang-kaya kong magsulat. At ipinapailala ng litratong yan ang dating ikaw.
paliwanag ni Cholo. Patawarin mo ko, honey. Patawarin mo ko kung napaparusahan kita para lang masunod ang gusto ko. Pangako. Simula ngayon ay hindi na kita ibubuli. Basta ipangako mo lang sa akin na hindi mo ko pagpapalit sa kahit na sinong babae, sabi ni Chucky. Naku! Kahit ibuli mo pa ako, hindi naman kita ipagpapalit sa iba. Nag-iisa ka lang sa puso ko at mahal na mahal kita, sabi ni Cholo. Maya-maya pa ay may dinukot si Jackie mula sa ilalim ng kama. At honey, ito na pala yung pitaka mo, binabalik ko na sa'yo. Peace na tayo. Sabi nila ay walang perpektong relasyon dahil wala namang perpektong individual. Pero tila langit ang isang pagsasama kung laging may handang magparaya at umunawa. Tama. Cutie! O, diba? Minsan, alam mo, okay lang yung nag-iinarte ang isa sa inyo minsan eh, no? Pero pag masyado ng madalas, nakakapikun na rin, nakakairita. At kapag ganyan lagi, talagang minsan si lalaki o kaya si babae, mag-iisip ng paraan o dahilan para iwanan ka. Correct. Pero good thing, hindi yun ang naisip ng sino man sa inyong dalawa. Dahil, ang naisip ano nila, lang, ano lang to, yung mga bumps, tampu-tampuan lang correct. Ko eh. Diba? Ito yung mga pwede pong pag-usapan. Kasi tama. Mga kabisyo, pag meron pong problema, pwede po talagang pag-usapan. Kasi kung laging pasigaw, pabuli, pabalang, wala po natatapos eh. Tama. Tingnan mo, anong ginawang tactic ni Cholo? Mahinahon. Mahinahon pero may impact. Diba? Nung una kakala ko kanina sabi ko, naku sayang naman yung ano yung effort ng pag-iisip nila ng para maayos sa kanilang problema. Sabi ko hindi maayos ang problema eh. Kasi parehong mali ang iniisip nila sa halip na magparaya na lang yung isa at yung isa magpagpagpakumbaba. Correct. Hindi ganun yung iniisip nila. Yung iba parang itong si lalaki, kala ko talaga umisip, may babae o may talaga. Babae talaga. At ito naman si babae, akala ko mananatiling ganun ang ugali. Correct, na talaga mataas ang pride. Correct, hindi pala. Taktika diba? Lang pala ang kasi lahat. Kasi totoo po mga kabisyo eh. In the end, it doesn't matter who says sorry first. Diba? Ang importantatious, parehas nyo pong gusto na magtagal ang inyong relasyon. Parehas nyo pong gusto na magkasama kayo for the rest of your life. So, mahalaga po talaga na magkaroon ng pag-uunawa. Tama. Dito mo din marirealize na kailangan hindi talaga pwedeng manaig ang pride ng sino mang mag-asawa. Correct. Kasi diba? Yan po yung makakapagpasira ng relasyon. Paano kung nanatiling maigo si lalaki o nanatiling maigo si babae. Tama. Nagko-contest sila doon. Correct. Walang mareresolve ang problema. Wala, pataasan ng ihi. Totoo ang yan. Ang panghipo niyan. Talo si babae talo yan. Talo si babae. Kahit tumiwari ka correct. Yan, hindi mo magagawa hindi yan. Hindi mo magagawa yan. Kahit umakit ka pa sa poste ng Meralco, hindi pa rin tataas ang ihi mo. Ababa pa rin yan. Kaya walang correct. Rason para magpataasan ng ihi. Ika nga nga. Idiomatic expression, correct. Diba? O pairali ng pride. Pairali ng pride, pataasan ng ano, ng pairali ng ego. Tama, hindi ganun mga kaibigan. Sabi nga, ang pride, ha, pinalalaban, hindi inuugali. Correct, kailangan po yan na pinag-uusapan. Kailangan po talaga, meron pong nagiging humble at tinatanggap na meron siyang pagkakamali. Tama. Kasi kung hindi, kung lagi kayong pasigaw, laging paggalit, laging walang gustong bumaba, good luck. Correct. And ito, reminder din siguro doon sa ilang mga kababaihan. O, sa ilang mga kababaihan. Okay lang mag-inarte minsan. Cute pa yan eh. Pero pag inaraw-araw mo na laging ganyan ang ugali mo, nakakaumay ka. Correct. Nakakainis na rin. Tama. Kaya diba? Nasa lugar din. Tama. Okay lang magpa-cute. Huwag lagi. Tsaka, wala naman talagang taong perfect eh. Tama. Lahat ng tao meron mga imperfections. Correct. Yes. Thank you, Maywagang Burnay. Pakitang story. Correct. Ang mga kwento po ng Maywagang Burnay, mababasa niyo po sa aming Facebook fanpage. I-search nyo lang po, Tambalan! Like ng like and share ng share para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Maywagang Burnay. Tama. Thank you very much, mga kabisyo, for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo, mga kabisyo, ang Tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole, si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengris Chuper. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo!